nabunyag sa News 5 ang isang training center sa Quiapo na patuloy na tumatanggap ng mga gusto magsiman kahit wala pala itong lisensya. Kaya mga estudyanteng nakagraduate sa training, kahit may certificate, hindi pa rin makapagbarko. Narito ang aming exclusive report. Napasugod sa News 5 ang mahigit 100 seaman na ito na hindi makasakay-sakay sa barko. Ayaw daw tanggapin ng Maritime Industry Authority o Marina ang kanilang certification para sa Basic Safety Training Course mula sa Philippine Seafarers Training Center o PSTC. Tinanggalan na raw kasi ang PSTC ng lisensya ng Maritime Training Council o MTC para magturo ng nasabing kurso. Kaya ngayon hindi kami makakuha ng seaman's book sa Marina kasi gawa nga nung lisensya ng PSTC na BST, revoke na. Mahigit 4,000 ang bayad para sa isang linggong training. Hindi raw nila inakalang walang lisensya ang PSTC dahil tuloy-tuloy daw ito sa pagtanggap ng estudyante. Gusto kong iripan, ayaw nilang ibigay. Ayon sa Marina, na-revoke ang lisensya ng PSTC dahil sa patuloy nitong paglabag sa mga panuntunan gaya ng pagkuha ng mga teacher na hindi accredited ng MTC, walang sapat na libro sa library at kulang-kulang na pasilidad. Because of that, we cannot accept the PSTC conducted basic safety trainings. Bit-bit ang aming surveillance camera na kumpirma ng News 5 na tuloy-tuloy pa rin ang illegal na enrollment ng training center. Pero nang samahan namin sa loob ang mga seaman, sa gate pa lang, hinarang na kami. Ang advice kasi sa amin, kung meron pong port worker na pwede kayong ma-incontain, yun lang po. Gate naman official ng training center na tumangging humarap sa kamera. Nakapila raw ang kaso nila sa dole at sa korte. Kaya okay lang daw na tumanggap sila ng mga estudyante. Pero kinontra sila ng MTC. Kahit na po nag-appeal sila, hindi pa rin po i-stay. Ibig sabihin, hindi ito yung revocation order namin unless meron po silang nakuhang restraining orders. Payo ng Marina at MTC sa mga gustong magsiman, i-check muna sa kanilang website kung ano-anong training center ang accredited nila para ang pangarap na ginto hindi mapako. Rafi Tulfo, News 5.